Magandang araw po sa inyong lahat, mga guys. Hindi po tayo magluluto ngayong araw na ito, mga guys, dahil tayo po ay mayroong lilinising isda. Ang isdang ito ay napaka-special, mga guys. Ito po ang palagi naming ginagamit sa pagluluto ng fish soup, tapos yung aking pag-iihaw. Ngayon, mga guys, ipapakita ko po sa inyo kung gaano ka-presko at kung gaano kalaki itong isdang ito, mga guys, at kung anong klaseng isda ito. At papakita ko rin po sa inyo kung paano ko lilinisin yung isda upang sa ganon ay meron po kayong idea kung paano po ang trabaho ng isang kagaya ko, na isang OFW, na kahit anong klase ng trabaho na ano rito sa ibang bansa, eh kailangan marunong tayo. So kailangan natin makasurvive. So lahat ng ating iuutos ng ating mga employer dapat alam natin. So ito na, mga guys. Pasensya na po kayo ho, at hindi po tayo magluluto sa araw na ito. Eto, mga guys. Ito yung sinasabi ko sa inyong isda. Napaka-presko po ito, mga guys. Ayan, oh. Ang tawag po dito ay grouper. Napakalaki po nito, mga guys. This is around 5 to 6 kilos, mga guys. See? Bagong huli po ito. Kaka-deliver lang. Galing sa dagat. So, maglilinis po tayo. Lilinisin po natin ito para meron tayong lulutuin. Masusunod na araw. Ito po ay stock po namin. Pagkatapos po nito, ilalagay ko ito sa freezer. Lilinisin po muna natin. Eh, nako. Napakadulas po itong isdang to. So, may kakailangan po natin ng paglilinis. Kailangan meron po tayo nito. Meron tayong kutsilyo. At least meron tayong panghasa. So, umpisa na po natin. Nilinisin po natin itong isdang to. Yan, ito po ang buhay OFW, mga guys. Kailangan marunong ka sa lahat. Hindi lang iisa ang alam mong trabaho. Yeah. Ang saglit lang naman po itong linisin eh. Basta meron ka lang gamit. Pero kapag wala kang gamit, eh, buti ka na siyam-siyam. Napakamahal po ng isdang ito, mga guys. Ito ang special na isda rito sa amin, sa bandang Cyprus. Kung bibilhin mo ito, mga guys, kung i-ano natin sa rate ng peso natin, parang bumili ka na ng isang baboy. Yung 5 kilo na to, mga guys, pumapalo ito ng nasa mga 250. Oh, imaginin mo yung 250, 250. Ah, makakabili ka na ng ilang malit na baboy na pwede mong ihanda. So tapos na natin doon sa ano, kabila. Dito naman tayo sa kabilang side. Yan lang, maging maingat tayo, mga guys, kasi kapag pumasok yung kamay mo doon sa loob, yung hasang niya, nako, sigurado sabit-sabit ang daliri mo.
may katigasan yung ano nito eh. Kanyang kaliskis. Here we go. Konting ingat lang po pag naglilinis kayo ng ganito dahil yung mga tinik niya, nako, ang tatalim. Lalo na yung bandang palipik, sobra. Kaya pag maglilinis kayo nito, ang hawak nito dito sa may ano, baba. Huwag kang hawak sa loob ng ulo niya, dito sa may ano niya, dahil sigurado yung hasang niyan, mga guys, kakapit yung daliri mo diyan. Mahirapan kang ano, ilabas. Kailangan dito kapag nilinis na ito, binutas mo yung bituka niya, yung ano, tiyan niya, labas mo yung bituka niya, diretso mo lang hiwa hanggang doon sa may hasang. Linisin po natin mabuti para pagka iniluto na natin eh, wala man lang sasabit-sabit na hasang, ay tawag ito kaliskis. So ito po, ito ang paglilinis ng korpus. Okay, press kong press ko po yan, mga guys. Madulas eh, oh. Madulas na bulas-bulas. Very, very slimy. Ngayon, maghahasa tayo ng ating kutsilyo. Ayan, operasyon. Atin na siyang uuperahan, mga guys. Kailangan talaga ang kutsilyo mo matalim. Hindi pwede ang mulungol ang kutsilyo. Tama, guys, oh. Kapal po kasi ang laman nito. Ito pinakamalaman na isda rito sa amin. Gaya na sinabi ko sa inyo, napakamahal na isdang to. Ito, kung maglilinis ka ng hasang, konting ingat lang. Kasi may labas yung hasang, mga guys. Kaya mga guys, papakita ko sa inyo kung paano pagtanggal yung laman loob nito. Napaka maraming laman loob nito, constant to, ang dami siyang kinain. Madulas na madulas, talagang press ko, press ko itong isdan to, kakahuli lang. Galing sa dagat, galing sa Mediterranean Sea. Kaya malinis.
Malinis na malinis ang dagat po rito, mga guys. Mediterranean Sea. Kaya lagi sabi ng amo namin eh, pinagmamalaki niya eh. Sabi niya, rubbish ang ano sa Atlantic. Sa Pacific, rubbish. Sabi niya, madumi na doon. Sabi niya, dito daw sa kanila ang pinakamalinis na dagat sa Mediterranean. So, tatanggalin ko po yung ating naman loob. Nagbablog ako. Ito nga guys, tatanggalin na lang natin ang hasang, tapos na tayo sa ating ano. Pakita ko sa inyo mga guys kung ano yung tsura ng hasang nito. Tama guys, ang hasang niya, no? Oh, may mga kung ano-ano nga niya, para sa may ipin. May ipin kapag sumabit ang ano mo dyan. Ako, kakapit ang daliri mo dyan. May rapa ka ilabas. So, ito na mga guys. Tapos na tayo maglinis. Oh, ito, ha? Napaka-presko. This is around 5 to 6 kilos. So, hanggang sa muli mga guys. Pasensya na tayo, hindi nagluto ngayon. Naglinis po tayo ngayon ng isda. So hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyo mga guys, sa inyong walang sawang panonood ng aking channel. Hanggang sa muli po ulit. Magandang gabi po sa inyo lahat.